Good morning! Ngayon pong araw ay magluluto tayo ng merienda. At ito po ay pansit bato. Galing pa po talaga ito ng Bicol, pinabili ko. So naglagay na ako ng oil. At ang una kong gagawin ay ipiprito ko muna itong kikiyan. So pag nagluluto nga pala ko nitong pansit bato, bihira kong maglagay ng baboy. Kikiyam lang, minsan squid ball ay okay na sa akin. So lutuin ko lang yan. At kapag alam natin na luto na, saka natin ilalagay yung iba pa nating ingredients. Igigilid lang natin yan. Yan, ngayon luto na. Lumaki na sila at ilalagay naman natin ngayon ang bawang dito lang sa gilid. Pwede mo nang tanggalin yung mga kikiyam, pero ako, hindi ko na sila tinanggal, nilagay ko lang sa gilid. So, may iba-ibang version nga pala ng pagluluto ng pansit bato. Meron namang sibuyas, bawang at paminta lang yung ingredients, saka toyo. At meron naman kagaya nitong gagawin ko na parang gisado style na may mga gulay, may kikiyam at kung ano pang pwedeng ilagay. Masarap din naman ito kung may baboy, yung laman na may kunting taba. Pinagsabay ko na nga palang ilagay dito yung carrots saka ang bagyo beans. Kasi halos sabay lang din yan naluluto. So pag nagluluto nga pala ako nitong pansit bato ay medyo dinadagdagan ko ang paglalagay ko ng toyo. Yan, kasi masarap to kahit wala ka ng masyadong pampalasang sangkap na ilagay, masarap na siya kasi yung pansit mismo ay malasa. Yan, ang ganda ng kulay ng ingredients natin. Pagkaganyan na medyo luto na yung carrots, saka itong mga bagyo beans, ay pwede na nating isunod yung repolyo. Ito namang repolyo, mainitan lang ng konti, luto na talaga ito. Napakabilis lang talaga niyang maluto. At habang bago ko po ito ginawa, ginisa, nagpainit ako ng tubig at nilagay ko na sa thermos para hindi na ako magpapatulog. So dito nga pala ako sa gas range nagluto ngayon kasi kapag doon sa induction cooker, nasusunog po itong honeycomb ko na kawali. Siguro hindi ito masyadong legit itong nabili ko. Or siguro manipis kaya siya nasusunog. So much better na dito tayo nagluluto sa gas range. So this time po ay luto na itong gulay. Tinanggal ko lang po yung iba para hindi siya mag-overcook at ilalagay ko na itong tubig na sabi ko nga ay ininit ko kanina. Para kulo agad o kagaya niyan, kulo agad, di na tayo mag-aantay para kumulo. Ito pa naman pansit bato ay madali lang siyang lutuin. Ang mahalaga lang ay yung ano natin, yung tubig natin ay napakulo natin bago tayo mag-gisa. Kasi madali na lang talaga siya. 2 minutes lang kasi itong pansit bato, luto na siya. Kapag ka na ilublob natin. So mga 1 kilo ang lulutuin ko ngayon kasi magbibigay ako sa ate ko. Para 1 lutuan na lang kaysa magbibigay pa ako ng hilaw. Diba magluluto pa sila, kailan pa nila ng ingredients. Pero kung pag-iisahin na lang dito, 2 lang kami kakain sa bahay. Plus, mas marami sila doon sa kabilang bahay. Yan, nakikita nyo kumukulo na siya.
siguro mga 4 months akong di gumamit ng galan. Buti gumana pa. Yung iba nga humina na yung apoy. Siya, nilagay ko na yung pansit. Dadagdagan ko pa ng konti kasi marami pa namang sabaw. At pag sinipsip, mamaya, pag biglang sinipsip ng pansit, ay meron pa naman tayong naka-reserve na isa pa ulit na pinakulong tubig. Diba? Mabilis lang kasing ma-absorb. Sabi ko nga kanina, 2 minutes lang, makikita mo talaga maglalaho yung mga tubig. So, ang pinakagusto ko talaga dito sa pansit bato kasi malasa talaga yung pansit. Parang sumubra naman sa hina yung kalan. Ayan, na-maximize na natin yung water. Marami na talaga at talagang parang ina-absorb na niya. Medyo nag-uumpisa nang dumikit sa ilalim. Manipis talaga po yung aking kawali. So, di na natin kailangan patagalin. Ang pagluluto ng pansit bato ay mabilis lang talaga. At nagdagdag ako ng pinakulong tubig. Kasi kung hindi nyo alam, dito sa ilalim ay dumidikit na yung mga pansit. Grabe, ang bilis talaga. Ibalik na natin yung mga gulay para malasa at maganda na ang ating pansit bato. Alam nyo ba na nung nasa Bicol pa kami, inuulam namin to sa kanin. Talaga namang masarap. Ulamin ang pansit bato. So, masarap din kasi madami tayong nailagay na gulay. Kasi namili ko ng mga gulay-gulay sa tansa. Kaya madami. So, this time po luto na yan. Kukuha lang ako ng ilalagay ko dito sa Tupperware para maipadala ko na sa kabila nang sabay-sabay na kaming makakain ng merienda. O, diba? Napakadali lang. Basta't may pinakulo na tayong tubig, madali na lang. Kukuha din ako para sa kakainin ko para kapag merienda na rin ako. Gusto ko yung maraming gulay at kikyam. Diba? Kung kapitbahay ko lang kayo, nakatikim na din kayo ng pansit ko. Ayan, ang kakainin ko. Maraming kikya, maraming gulay. Ito na po ang ating finished product, ang pansit bato na gisado. Ayan, salamat nga pala sa ate ko na umuwi ng Bicol at nagpalalamove sa akin ang pansit na to mula Taguig. Thank you so much! Kain na tayo!